Jenny, I have something for you. Jenny, sir. Jenny ko. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny? Okay, Jenny, are you ready? Na ako'y kambal para sa napatiki, no? Na, Jenny, what's up? Nakuha ko. Dara, dara. Jenny, kambal para sa napatiki, Jenny, Jenny. Kita kan bila yang ani, ay, kung saan ada yung mga sod, ani? Saan mga julay sod, ani, day? Jenny, are you ready? I who have nothing. I who is Mr. Everything saying, why are you fighting up? What a wonderful life. And thank you so much because I was able to reach 800 subscribers. Thank you so much, my dear subscribers. And for those who are not able to subscribe, please, 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 please subscribe and click the notification bell so that you will be updated on my next videos na upload ko. Now, ang content na napag-isipan ko, ang yung anak ko ay talagang katulad ko rin na yeah, matalak, no? Narinig yung anak ko, matalak. Katulad ko, no? Mr. Everything, baby everything ko siya. Well, anyway, pahinumdum pa to. May pahinumdum gikan sa akong anak. Well, anyway, naisipan kong content ay mga paraan or home remedies na pwedeng gawin para malunasan or matreat ang tinatawag na pigsa in Tagalog, matagtiki sa Bisaya, or in English, it's called pharyngeal, which is a kind of a boil. Marami sa atin ang nahihirapan ng dahil sa pigsa. Nang dahil dito, marami sa atin ang hindi nakaka-work ng ayos. Tulad ng asawa ko kasi iyak siya ng iyak, no? Iyak siya ng iyak, hindi siya makatulog kasi namamaga at saka ang laki talaga ng pula, yung swell. Nakitang-kita ko na talagang hindi siya komportable, hindi siya maayos, and I'm so worried because walang doktor, walang klinika, it's closed. So, maaaring makatulong to sa inyo na makatipid kayo at siguradong mabisa ito dahil kitang-kita ko sa dalawang mata ko na in-apply ko sa asawa ko na talagang mabisang-mabisa. At saka ito ay tested and proven kahit i-google.com nyo pa ito. Talagang-talagang napakabisa lunas para sa pigsa o tagtiki. Now, are you ready? Yes, 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 we're ready. Number one, my dear asawa ko. So, asan na yung asawa ko para makita niyo yung pigsa niya na talagang pumutok yung mata. Tip number one ay tinatawag na natin Marimar. Ah! Gusto na ito. Disappointed. Miss Everything. Ito ay tinatawag na gomamela. Oh? Gomamela flower. Ang dahon ng gomamela, no? Gomamela bud, no? Bakit gomamela? Kasi yung gomamela has anti-inflammatory properties, anti-fungal, and antibacterial properties. So from that, of course, maaaring malunasan ang pigsa. Papaano maaaring lunasan ang pigsa gamit ang gomamela? So yung gomamela kailangan lang mas mabisa yung flower na bud, no, hindi pa namumukadkad. Pwede ding isama ang dahon. So ang gagawin niyo lang, didikdikin niyo lang 'to, no, na lumalabas yung extract niya, no? Yung extract.
kasama, pwede kasama. Pero ang ginawa ko, yung dahon lang, yung bud lang. At saka, ito yung ginawa ko, no? So, sa asawa ko. So, pasintabi lang, mga kababayan ko dyan, mga ka-everything ko dyan, pasintabi lang po kasi baka hindi kayo makatingin sa nana, no? So, ito yung pigsa. So, dinikdik ko to, nilagay ko sa palibot ng matagtiki niya. Ito yung nana. Tsaka lagyan nyo lang ng gaze para hindi malaglag yung mga bulaklak, no? Pwedeng overnight dyan. Kasi kusang lumalabas yung nana ng pigsa. Katulad ng misis ko, ngayon, nakakatulog na siya ng mahimbing nang dahil dito, dahon-dahon lang, at saka bulaklak lang, no? Tip number one, gumamela, my dear, ka-everything. Dahil dyan, maaaring makatulog ng ayos dahil dito, no? So, tip number two, ay tawag na hanlilika. Bakit hanlilika? Lumabas ang masamang espiritu mo, gano'n? Hindi. Hanlilika, dahil ang hanlilika, my dear, ka-everyday concern, ang ito ay very known as herbal medicine. Maaari na itong gamot sa lagnat, headache. Katulad ng gumamela, maaari sa arthritis din, no? Kung saan yung party na masakit, no? Dinidik-dik-dik mo lang. Pwede din gawing tea. Tulad nito, pwede sa gamot sa lagnat at headache. Ito din, very known para sa anti-inflammatory properties nito na yung swell, no, yung swelling ay ma-pre-prevent or matulungang hindi mamaga at hindi ma-feel yung pain, no? Yung pain. Pain no more. Pain gone. Gamit ang hanlilika. Yung hanlilika, this is not very known to all, no? So, ito yung forma ng dahon, may ganito sa kilid niya, sa edge niya, no? Ganito. Ganyan, garang-garang. Sa Binisaya, garang-garang siya, no? So, didik-dikin mo lang ito, dik-dik-dik-dik, para lumabas yung extract niya. Lagyan nyo lang ng butas, at saka kung saan yung butas, doon, no? Ilalagay nyo sa palibot ng itatakip nyo siya, tsaka yung butas, makikita yung mata. Ganun lang. And, talagang, mapifeel nyo talagang maginaw, ano? Maginaw. Tsaka, mapifeel nyo na mukhang merong pumapasok sa loob ng katawan. Ganun. Dahon-dahon lang. Labas na. Labas, pigsa. Okay. Tip number two, Tip number three is the red bulb or the onion bulb, no? I would recommend to use red bulb rather than using white, no? Kasi mas epektibo ang red bulb, no? Red bulb has anti-inflammatory, antiseptic, and antifungal, and it has active compounds, no? Which can help ease the pain and can control the bacteria or the fungus, no? Yung nana, no? So, kaya onion bulb is also very effective, no? When it comes to treating boil. So, ang gagawin nyo lang, hihiwain nyo lang yung makapal, no? Makapal na hiwa, buong-buo, mas makapal pa sa mukha ko, gamit ang bulb, no? Kasi nga, yung anak ko dito, nandito sa gilid. Well, anyway, kasi nga, yung bulb, no? Yung tick, no? Yung makapal, ilagay nyo lang sa mata. Saka, lagyan nyo ng gaze para hindi matanggal. Katulad ng dalawang tip, lagyan nyo ng gaze para hindi matanggal. Ito din, lagyan nyo lang ng gaze para hindi matanggal, ilagay sa mata. At saka, yung asawa ko, yung nilagyan ko nito, talagang nakatulog siya ng maayos kasi ginaganong niya ako palagi. Saka yung onion ko, nilagay ko rin. Ah, hindi pala, yung onion dito, nilagay ko to, no? Kasi nakatulog siya ng mahimbing. Nakatulog na nga siya ng mahimbing nung nilagay ko to.
at saka talagang nanunood, no? Nanunood. Saka talagang mabisa-mabisa kasi kitang-kita ko na lumabas talaga yung pigsa. Yung mata, no? Mata ng pigsa, yung nana, lumabas talaga ng pusa. Tsaka yung mata, yung tibugol, nakitang-kita ko talaga, no? Pasensya na, ha? Kung kumakain kayo dyan, pasensya na talaga. Pero I would like to help you, so I hope you would share this one dahil maaaring makatipid din kayo, maaaring malunasan ang pigsa, no? At saka, i-share nyo to sa mga may sa hindi pa alam, no? Sa wala pang alam. Oh, so, andito na, no? So, marami pang pwedeng home remedies. Ito lang yung video ko kasi nga ito lang yung mga pananim ko sa labas. Pwedeng alubate, pwedeng dahon ng guyabano, no? Pwede. At saka meron pang marami pang iba. Pero itong tatlo napaka-epektibong lunas. Tsaka siguradong pigsa. No more. Bye-bye. Oyo. Og bye-bye, mga bye-bye matagtiki, no? So, promise, it will help you. So, thank you so much for watching. And don't forget to share this. This is your Mr. Everything saying, why are you finding out? And who wants to make you wonder? Mangga mo di ha, tandustra. Bye-bye. Genie, I have something for you. Genie, sir. Genie ko. Genie. Genie? Okay, Genie, are you ready? Ako kambal para sa matatiki, no? Dara. Ako kambal kambal para sa matatiki ni mo, Genie. Saan mo nga, Julie, saan mo nga, Genie, are you ready?